Sige, aro natin dyan. Bale, ito nga pala yung kasunod ng noon na nating video. So, dito sa video natin na to, tuturuan ko kayo ngayon bumuo ng isang kanta. Basic na kanta, or hindi naman siya basic as in, ano, pero i-version muna natin as in basic. Basic strumming, basic chords, basic as in sa tempo, medyo babaguhin natin para makuha natin na ma-practice natin yung paglipat sabay sa pagkanta. So, ito, start na natin. Bali, sa chords na natutunan natin nung unang video is pick up lang natin major ng D, and then major ng A, sunod major ng C, susunod is major ng G. So, yun. Naisip ko lang dito is yung kanta ng Bamboo, yung Noipi. Bale, yun. Nagamit talaga. Original yung chords na yun. Yun talaga yung chords ng kanta na yun. So, yun yung isasample na kanta natin para ituro. Ituro ngayon. Bale, kukunin natin sa pinaka-basic. Basic na strumming, basic na chords, tapos basic na tempo. So, para maturo ko na rin kung paano yung timing sa pagkanta, pagpasok ng kanta sa gitara. Napa-importante kasi ang timing sa pagkanta, sa pagtugtog ng gitara. Kasi kadalasan, or may mga musikero talaga na may kahinaan is yung timing. Pagpasok ng kanta, yung mga ganyan. So, aralin natin siya sa pinakamadaling paraan. Sa pinaka-basic muna tayo. So, ito. Bali, ang kon natin. Recap lang natin. Ang chords niya is D, E, C, G. Mga major chords. Bali, i-apply natin yun. And then, sa strumming, bali, pinaka-basic. Tatlong down. Bali, tatlong down na strum. Yun, bale, start natin. Tingnan mo ang iyong palad, kalyado mong kamay, sa hirap ng buhay, sa dami mong problema, ako mo pang ngiti, Noipi ka na astig. Nakabuo tayo ng isang kanta, yung Noipi. Bale, explain ko lang din kung ano yung important, kung gano'ng ka-importante ang tempo or timing sa pagkanta. May mga musikero kasi na naka-encounter ng hirap sa pag-tempo, hirap sa pagpasok ng kanta. So, explain ko lang kung ano yung paano or paano i-synchronize yung kanta sa paggitara or ano man. Kailangan talaga sabay sa kung ano yung paggitara mo sa pagkanta, as in, dapat mag-synchronize. Sample lang natin. Kung napapansin nyo, tinugtog natin yung Noipi, verse ng Noipi. Bale, napansin nyo muna, nag-strum muna ako bago pumasok yung kanta. Bale, ganito siya. Tingnan mo. Bale, napansin nyo, strum muna bago yung kanta. So, kun natin ulit. Strum. Tingnan mo ang iyong palad, kalyado mong kamay, sa hirap ng buhay. So, synchronize tayo. May mga nakaka-encounter kasi ng mga gitarista or mga baguhan din na nag-aaral ng gitara. Encounter nila na sayo, hirap talaga sa pagsabay. So, may time kasi na nangyayari na may mga kanta kasi na minsan may mga kanta na nauna muna yung strum bago yung pasok yung kanta. Meron yung kakanta muna bago mag-strum. So, dapat as nagigitara, dapat yung instinct mo or yung ma-explore mo or sabihin mo ng medyo
nakapa mo or narinig mo na parang may mali, try mo explore na pwedeng gawin mo muna kaya to, istram mo na bago kanta or kanta mo na bago istram or yung ganun ba, kailangan mo siyang explore na ikaw din makakadiskubre. Pero may basis ka na sa ito nga sa pag sa naturo ko na may idea ka na sa kung ano yung timing pagpasok ng kanta. So, may idea ka na. So, ikaw na mag-explore kasi may mga ma-encounter ka pa ng kanta na pwedeng hirap kang i-timing. Yun. So, ito, bali basic to na para magka-idea kayo kung ano yung timing. So, may ganito, sample natin, yung mga off-beat na nangyari or hindi synchronized. Sample ko lang, dahil nga ang Noy pinakanta, nauna mo na yung strum bago kanta, tingnan mo. Pero ang gagawin natin ngayon, ganito, uunahin muna natin yung kanta bago strum. Mapapansin nyo, off-beat, hindi siya synchronized. So, hindi tama. Parang ganun mangyayari. So, ganito. Kakanta muna ako bago mag-strum. Tingnan mo ang iyong palad, palyado mo. Yun na. Ma-encounter mo na offbeat ka na, hindi na synchronized. So, yun yung minsan nagiging problema ng mga gigitara or mga pwedeng mga newbies na nag-aaral pa lang. Ma-encounter ka halos mga karamihan or meron nakaka-encounter ng mga ganong scenario. So, in-explain lang natin para pag sila na nag-strum or ano na, may idea na sila kung paano yung timing. So, sa hirap.